sa mga nakatanggap na nga po ng SSS, ng SBWS, ng VSWD SAP o ng 4Ps, inuulit po natin, hindi na po kayo makakatanggap pa ng Pasig Supplemental SAP. Nag-gets niyo po yun? Sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. What's up mga TVnetics? Welcome back to my channel, and for our today's video ay pag-uusapan nga natin ngayong araw ang pinost ni Mayor Vico Soto sa kanyang Facebook page account patungkol doon sa nameke ng birth certificate para makakuha ng Pasig Supplemental SAP. Tama po ang narinig nyo, pag-uusapan nga po natin ngayon yung taong nameke ng birth certificate para makakuha ng Pasig Supplemental SAP. And for more videos, just click here to subscribe. So ayun na nga, ito po yung pinost ni Mayor Vico sa kanyang Facebook page account. Ayan, at babasahin nga po natin ngayon ang kanyang mensahe patungkol dyan. Ito po ang kanyang sinabi. Nasa lampas 80% na ang pamamahagi ng Pasig Supplemental SAP. Nung unang dalawang linggo, medyo mabagal pero nag-adjust tayo ng proseso at bumilis na nga ngayon. Kasi kung inyo pong mapapansin, nung nakaraang buwan, di ba, nagsimula ata tayo sa pamimigay ng Pasig Supplemental SAP. If I'm not mistaken, May. Nasa bandang May siya, May 16 or something, mga ganon. Pero that time kasi is house to house talaga ang biniga, ang pamimigay. Kasi nga, yun naman ang hiling ng mga Pasigueño na ang sabi nila, di ba, dati, nung namimigay yung DSWD ng SAP sa covered court, ang sabi ng mga tao, kailangan sa Pasig SAP, i-house to house nyo yan. Di ba? I-house to house nyo yung Pasig SAP kasi para nga naman, walang mandaya, walang makapanloko, di ba, para mas mapabilis ang proseso. Ang problema, nung ginawa ng house to house ang pamimigay ng Pasig SAP, ang dami pa rin nagre-reklamo. Ang sabi nila, bakit ang tagal? Bakit ang bagal? Ano ba yan? Unang-una, sino po ba yung humiling na maging house-to-house yung pamimigay ng Pasig SAP? Hindi ba tayo din naman? Nung hiniling na house-to-house yung pamimigay, ang dami pa rin reklamo. Siyempre po, pera ang pinapamigay sa Pasig SAP. Kaya naging ganun katagal yung pamimigay ng Pasig SAP is house to house po ang ginagawa natin. Hindi naman ganun kadali mamigay ng pera house to house. Diba? Kung laruan lamang yung ibibigay natin or yung mga gift packs o kaya mga food packs, yan, mabilis lang yan. Pero this time kasi, yung pamimigay ng Pasig SAP nung nakaraang buwan kasi is house to house. Kaya hindi po ganun kadali. So sana naiintindihan yun nung part na yun. And ito na nga po, ginawa nga po yung panibagong sistema para mas mapabilis nga po ang pamimigay natin ng Pasig Supplemental SAP. Ayun na nga po ang ginawa. Ito po ang tamang proseso sa pamimigay ng Pasig Supplemental SAP. Number one is magha-house to house po ang mga validators para mamigay po ng form sa inyo bahay-bahay. Hindi na po natin gagamitin ang master list. Kasi 'di ba dati parang nalilito ang sabi ng mga tao, nabigyan naman ako ng ano ng pamaskong handog pero bakit hindi ako nakasama dun sa master list? Ang dami naming mga narinig na ganun, especially din sa ugnayan sa Pasig. Ang dami nilang mga narinig na ganong clamor. Kaya naman, ang ginawa po nating bagong sistema is mag-house to house ang mga validators o may mga mag-i-interview po sa inyong mga bahay. Tapos, saka po kayo bibigyan ng form, di ba? And then, it's up to you kung kayo po ay magsisinungaling. Pero as much as possible, mas maganda pag in-interview po kayo ng mga validators. I am one of the validators po ng Pasig Supplemental SAP. So pag ang swerte nyo, kung ako po ang mag-validate sa inyo, kasi tatanungin ko kasi kayo talaga isa-isa ng mga tanong na alam ko namang sasabihin nyo rin naman ng pawang katotohanan. So as much as possible nga po sa mga ini-interview ko, lagi kong sinasabi sa kanila na magsabi na ng totoo. Kasi kapag hindi kayo nagsabi ng totoo, malalaman po natin yun sa step 2. So, di ba? Yung step 1 nga po natin is yung pagbibigay, yung pag-house to house ng mga validators, ng mga nag-i-interview, at bibigyan kayo ng form. Ang step 2 naman po natin is ito, system validation. So, ibig sabihin, pag nabigyan na po namin kayo ng form,
kung saan po yung payout, bawa nag-validate kami dito sa pinagbuhatan, di ba? O sa proper, o halimbawa dito lang sa Ilugin, pinagbuhatan. So, ang payout po nito is sa Damayan. So, sasabihin po namin na pumunta, pag nabigyan po namin kayo ng form, dito po kayo pumunta sa Damayan. Pipila po kayo doon at doon po kayo kukuha ng payout. Yung iba, ang daming reklamo. Sasabihin pa nila, ano ba yan? Pipila, sama-sama. Sama-sama, paano tayo magkaroon ng, baka magkaroon po tayo lahat ng COVID. Wow, hiyang-hiya ako sa'yo. Para namang wala pang ECQ, hindi ka lumalabas. Hiyang-hiya ako sa'yo. So yun na nga po. So siguro magtsaga na lang po tayo na pumila. Kasi ang kukuni naman natin doon is ayuda. So kung makalabas man kayo ng bahay at pumunta nga po kayo doon sa payout, pag uwi nyo ng bahay, maligo na lang kayo para matanggal yung mga virus po sa katawan nyo. So konting tsaga at makukuha din naman po natin ang ayuda na para po sa atin. So ang step 1 po is house-to-house validation at bibigyan po kayo ng form. Ang step 2 po is pupunta nga po kayo doon sa court o kung saan po kayo papupuntahin ng magva-validate sa inyo para doon po sa system validation. Ganito po ang system validation. Nabigyan namin kayo ng form at in-interview namin kayo. Ngayon, kung kayo po ay nagsinungaling sa amin, halimbawa, nabigyan na kayo ng DSWD sub, tapos nagsinungaling kayo sa amin, malalaman pa rin po yun doon sa system validation. Kasi doon po sa system validation na yon is nakalagay po lahat ng inyong pangalan. Kaya matitrace pa rin natin talaga kung kayo po ay nagsisinungaling sa amin o hindi. Nakalagpas man kayo sa amin na mga nag-house to house na nag-validate, pero pagdating po doon sa may system validation, hindi na po kayo makakalagpas. Okay? Tapos ang step 3 po natin is doon na po sa payout section o yung mga pagador, ha? So pagkatapos po nun, pag na-validate po kayo sa system validation, dun po sa mga tablet o kaya po sa computer na kung saan kayo pipila, right after, dun na po kayo papupuntahin sa payout section or sa pagador. At mairi-release na po ang 8,000 pesos Pasig Supplemental sa po sa inyo. Okay? So proceed po tayo dun sa ipinost po ni Mayor Vico. So ang sabi niya, mas mabilis sana kung hindi na kailangang magbahay-bahay ng validators. Kaso sa dami ng maluloko, kailangan pa rin talaga. So yun na nga po, di ba? Yung in-explain ko nga po sa inyo ay yung proseso ng pamimigay po, yung bagong sistema ng pamimigay po ng Pasig Supplemental Sub. So ito na nga daw po ang sinabi pa niya. Sa mga larawan na post na ito, makikita ang ginawa ng isang taga-Palatiw. Okay, special mention kayo dyan, ha? Dito daw po sa larawan na ito, ayan, makikita ang ginawa ng isang taga-Palatiw. So, ayan nga po. Nameke ng birth certificate at hindi idineklara ng asawa niyang nakatanggap na sa DSWD. Ayan ang sinasabi natin, di ba? Kaya nga po, ang reminder ko po sa inyo, kapag may nag-house to house po sa inyo at validate po kayo, magsabi na po kayo ng pawang katotohanan dahil matitrace din naman po yan sa system validation kung hindi po kayo nagsabi ng totoo. Ang sabi pa po ng ating Mayor Vico, inihahanda na ang kaso laban sa kanya. Ayan, naku, sinasabi natin sa inyo. Huwag kasi kayong nagsisinungaling at mahuhuligin namin kayo. Okay? Ayan, ang sabi pa, pagpatuloy po natin ang pagbabasa, nasa 70 na ang nahuhuli namin. Imagine nyo, actually guys, ako din, may nahuli din kami sa Barangay Santolan eh. Nung nag-duty po kami sa Barangay Santolan, may nahuli din kaming tatlo doon. So feeling ko, yung tatlong nahuli namin, isa na din dito sa 70 katao. Imagine, 70 katao na ang nahuhuling nagsisinungaling at nanloloko dito sa Pasig Sub. Alam mo, kahit sino talaga ang umupo na kahit maayos talaga ang pamumuno ng isang leader, kung meron talagang barubal, hindi rin talaga magiging perpekto eh. Diba? Kaya binabalaan po natin sa mga manluloko yun dyan. Hindi namin kung tatantanan. Ilang liyatan sa inyo. Okay, kaya ang sabi po, yung iba, nasa 70 na ang nahuhuli namin. Yung iba rito, dalawang beses kumuha sa isang payout center, kaya hindi maaaring nagkamali lang.
Okay? Mukhang maraming makakasuhan at makukulong sa mga susunod na araw. Yun na nga yung sinasabi natin. Okay, para hindi po kayo malito, i-explain ko po sa inyo ang ibang ang mga procedure pa sa mga hindi na dapat makatanggap pa ng PASIC supplemental SAP. Bibigyan ko po kayo ng example. Kung kayo pong dalawang mag-asawa ay magkasama sa bahay at ang isa po sa inyo, sa asawa ninyo, ay nakatanggap na ng DSWD SAP, hindi na po pwedeng kumuha yung asawa nyo ng PASIC SAP sapagkat nakakuha na po ng DSWD SAP ang inyong asawa. Nagets nyo po yun? Okay, bibigyan ko pa po kayo ng another example. Halimbawa, si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla ay magka-live-in. Okay? Tapos may anak silang dalawa. Si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo ay qualified sa PASIC SAP. Hindi tinignan na magka-live-in lang silang dalawa. Na-qualify sila dahil po may anak silang dalawa. Okay, gets nyo po yun? Another example, si Bea Alonzo at si Gerald Anderson. Magka-live-in silang dalawa at may anak din. Pero hiwalay. Ang pangangalaga ng bata ay na kay Bea Alonzo. Okay. Sa makatuwid, si Gerald Anderson ay mako-consider nating single kasi hindi naman po sila kasal. Gets nyo po yun? Magka-live-in si Bea Alonzo at si Gerald Anderson, may anak sila, ngunit hindi sila kasal. Tapos, hiwalay pa silang dalawa. So kung susumahin po natin kung nakalino ang pangangalaga ng bata, yun po ang entitled na makakuha ng PASIG Supplemental SAP. Nagets nyo po? Another example, si Richard Gomez at si Lucy Torres ay mag-asawa at ang anak po nila ay si Juliana. Ngayon, si Richard Gomez po ay na-lockdown sa ibang lugar. Ang tanong ni Lucy, mabibigyan po ba ng PASIG Supplemental SAP ang aking asawa na na-lockdown sa ibang lugar? Ang sagot po ay, mabibigyan po kayo ng PASIG Supplemental SAP, Miss Lucy Torres, dahil kayo po ay nakatira dito sa PASIG City at nasa pangangalaga mo po ang inyong anak na si Juliana. Ang kailangan mo lang pong i-present ay yung valid ID mo, Miss Lucy, at ang birth certificate ni Juliana na katunayan na anak mo po siya. Gets nyo po yun? At ang marriage certificate ninyong dalawa ni Richard Gomez. Gets nyo po yun? So, ito naman po yung sinabi ni Mayor Vico dun kanina. May another po siyang message. So, ito po siya. Pero sa bawat gago, may 10 tapat at mabait. Katulad nitong taga-barangay Santa Lucia na ni-wave ang share niya dahil may kaya naman daw sila. So, yun na nga po, di ba? Sa may mga manluloko, hindi natin maiiwasan yun na may mga taong manluloko, mandadaya, di ba? Pero may mga tao pa rin naman pong mababait at nagbabalik pa rin naman po ng PASIG Supplemental SAP dahil kaya naman daw po nila o may kakayahan naman po sila na itawid pa itong pandemic na ito, di ba? So ayan ha, uulitin ko po ang requirements lamang po sa pagkuha ng PASIG Supplemental SAP, ihanda nyo na po. Number one, kung kayo po ay mag-asawa, ihanda nyo po ang inyong marriage contract, okay? Kung kayo naman po ay may anak at hindi naman po kayo kasal, ihanda nyo lang po ang birth certificate ng inyong anak, okay? Tapos, ihanda nyo rin po ang valid ID ninyo. Photocopy po lahat yan. Bakit po natin hinihiling yung mga requirements na yan? Is supporting documents lang po na magpapatunay na kayo po ay legit na makakatanggap ng PASIG Supplemental SAP. Kasi ang dami kasing mga nagsasabi na bakit kailangan pa ng birth certificate, kailangan pa ng ID, akala ko ba wala ng requirements, ibibigay na lang. Kaya nga po natin nilalagay ng guidelines. Kaya nga po inilagay yung guidelines dahil nga po dito sa 70 katao na to na patuloy na nanloloko. Nagets nyo po yun? Kung wala po itong guidelines na to, mas marami pa pong tao ang manloloko. Nagets nyo po? Kaya sana nauunawaan po ng ating mga pasigenyo dyan na yung guidelines na yan, hindi yan ginawa para sa wala lang. Binigyan natin ng guidelines, nilagyan ng guidelines ang PASIG Supplemental SAP para maging legal ang pamimigay natin. Okay, at para hindi din po malito ang bawat
validators na pumupunta sa inyong mga bahay. Okay? At para malaman din po natin talaga kung sino ang mga nakatanggap na ng ayuda mula sa ibang sektor ng gobyerno. Nagets nyo po yun? Para fair and square. Okay? Ngayon naman po, sa mga nakatanggap na nga po ng SSS, ng SBWS, ng DSWD, SAP, o ng 4Ps, inuulit po natin, hindi na po kayo makakatanggap pa ng Pasig Supplemental SAP. Sabagkat kayo po ay nabigyan na ng ayuda. So give chance to others. Okay? Marami pong salamat sa inyong panonood. I hope na may naintindihan po kayo dito sa explanation ko na dagdag kaalaman para hindi po kayo malito at hindi kayo maligaw sa pagkuha ng Pasig Supplemental SAP. Maraming salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!